Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Karl Marx, yung santo ng mga komunista, sinulat ang Communist Manifesto. Sabi niya, religion is the opium of the people. Ang ibig sabihin, para sa maraming mga tao, ang relihiyon, ang kanilang pananampalataya, ginagamit lang para hindi nila maharap ang katotohanan. Gaya ng opium. Hindi, ma-high ka na, gamit ka ng shabu, marihuana, wala ka ng pakialam sa mundo. Iniisip mo lang yung sarili mong pleasure. Ganyan kaya ang marami talaga. Kaya kailang magtanong tayo ngayon, Epiphany. Ginagamit ba nating opium, shabu, ang ating pananampalataya? Kasi, sa Ebanghelyo, una, si Herodes. Si Herodes, hari ng Judea. Tatakot siya na gawin sa kanya. Kaya yun nagbulag sa kanya. Siya may pananampalataya. Tinanong niya yung mga eskriba at mga punong saserdote sa banal na kasulatan. Anong sinabi tungkol dito sa hari, yung Mesiyas na ipanganak? Yun naman, mga matatalino, opium din. Ganito ang sinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Alam niya pala na doon pagkanganak, ba't hindi kayo pumunta? Si Herodes naman, gustong pumunta, pero gusto niyang patayin ang bata. Ginagamit ang kanilang pananampalataya para sa kanilang sariling kapakanan o upang mabulagan sila sa katotohanan. Nakakatakot yan. Kaya ngayon, nahaharap tayo sa matinding mga pagsubok. Patuloy nating ipanalangin yung nasalanta sa bagyong Odette. Mas marami pang darating na ganyan, sabi ng mga scientist. Mas malakas pa kay Odette. E ngayon lang, 7 regions ng Philippines, ang pati Palawan, tinamaan. So katotohanan, ano ang dapat nating gagawin dyan? Huwag nating takasan yan. Pagkatapos, may disaster, nasa loob pa ng isang disaster. Nung isang linggo, 150 lang ang COVID-19 cases. Parang kahapon, magsi 6,000 na o kung 2,003. Basta nag-a-alert level 3 tayo uli. Akala natin, ay ganda, puno na ang mga mall, puno na ang biglang alert level number 3 uli tayo. Anong ibig sabihin ng pananampalataya natin dyan? Pagkatapos, bagsak pa ang ekonomiya. 40% ng mga maliliit na negosyo nagsara. 10 milyong Pilipino walang trabaho. Pero anong pinagkakaguluhan? Gusto ng maraming Pilipino, babarilin sila noong baril na ang lalabas pera. Kasi mukhang pera na sila kasi. Kaya alam ng mga politiko na ito, sisikat ako rito. Pero mukhang pera ka na. Kaya gusto mong tapalan ng limpak-limpak na salapi yung mukha mo sapagkat mababa na ang pagtingin mo sa iyong pagkatao, pati talukap ng mata mo mukhang 25 sentimos na. Kaya madali kang bilhin. Pinagbibili mo ang kinabukasan ng bansa. Ang relihiyon ba natin humuhubo sa ating desisyon kung anong gagawin natin sa kinabukasan? O Herodes tayo, na may pananampalataya tayo, pero yung katotohanan ng pananampalataya, gagamitin natin para sa ating sariling kapakanan. Magnanakaw ka ng pera ng gobyerno, pagkatapos gagawa ka ng mga chapel doon, sa Our Lady of kung sino-sino na lang, ganyan. Yung iba naman, nagwawalang bahala. Barang yung mga eskriba at mga saserdote. Doon pala sa Bethlehem eh.
Eh, mayroon na ngang mga banyaga, mga pantas, nagsabi na saan ba? Kasi dito raw. Walang ginawa. Hindi sinabi sa Ebanghelyo anong ginawa, anong. Pero ganyan tayo. Ito ngayon, sinasabi ko sa inyo na religion is the opium of the people. Kailangan nating pagnilayan. Pananagutan kasi natin yan eh. Parang nabakunahan tayo sa katotohanan dahil nagnonobena naman tayo, nagro-rosaryo naman tayo, hintayin na naman tayo, may nasareno, pagkatapos ati-atihan, pagkatapos. Ba't ganito ang bansa natin? Marami din akong nakikitang mga religious organizations, mga ibang pari pa, parang sinususugan lang yung hindi harapin ang katotohanan eh. Ang katotohanan ngayon, sabi ng Santo Papa, sa kauna-unahang pagkakataon ng kasaysayan ng mundo, nanganganib na kung magpapatuloy pa ba ang pag-iral ng mga tao dito sa planetang ito dahil sinisira na natin. Ba't walang ginagawa? Scientist na ang nagsabi niya at saka Santo Papa na ang nagsasabi niya. Paputok pa rin ng paputok. Yung usok niya, pupunta doon sa taas yan. Magiging dahilan niya ng mas malakas pang mga udet na tatama sa ating bansa. Tayo ang numero uno na titirahin ng climate change. Nagsisimula na. Wala akong maibang may pangako sa inyo, kundi hindi naman ako ang nagsasabi. Mga scientist, it will become worse. Prepare yourselves for untold misery, like the misery suffered by those devastated by Typhoon Ude. Tapos andito tayo. We are celebrating the Epiphany, symbolized by the three wise men. May tala pa nga eh. Symbolizing also the cosmic perspective. Yung pananaw natin, pang buong sansinukob na. Hindi lang yung ating sarili lang, kagaya ni Herodes, yun lang paging hari niya. Isaya sabi ng Santo Papa, dapat, we should hear the cry of Mother Earth and we should hear the cry of the poor. Yun ang pagnilayan natin ngayong Feast of the Epiphany. We have a duty to the world. Tungkulin natin sa daigdig. Pangalagaan siya para matiyak na yung mga apo ninyo, yung mga anak ninyo, yung mga lahi pang darating, magkakaroon ng magandang buhay. Yan yung sinasabi ninyo, kaya narito kayo ngayon. Lahat nung nagmimisa ngayon, lahat nung nakibahagi sa pagdiriwang ng kapistahan ng Epiphania, yan ang sinasabi. Mesiyas ka, hari ka ng sansinukob, hari ka ng mga galaksi at saka mga bituin at saka yung tala na gumabay sa tatlong pantas. Hindi amin itong daigdig. Pinagkatiwala mo lang sa amin. Pangangalagaan namin ito. Kaya sa Catholic Social Doctrine, ito daw dapat ang pahalagahan, sabi ng Santo Papa. Una sa lahat, tao. Yung dangal ng tao, human dignity. Hindi mo isasakripisyo yan para sa manatili kang maging hari kagaya ni Herodes na papatay. 200 bata sa Bethlehem ang kanyang pinatay. Mabuti nakatakas yung Panginoon. Tao. Pagkatapos, daigdig. Si inang daigdig. Pagkatapos, kasaganaan para sa lahat. Ang masagana lang ngayon, iilan. So people, planet, prosperity. Ngayong taong 2022, yan ang ating ipangako sa Panginoon. Na sana, yung mga magulang, yung simbahan, yung paaralan, magkaisa para tama
ang pagpapahalaga at magpapatuloy ang evolution ng human race hanggang sa future na babalik yung batang yan, babalik yan sa wakas ng panahon. Yan ang ating ipanalangin sa misang ito. Pag nilaya natin si Herodes, may pananampalataya naman siya. Pag sinabing sa Bethlehem, papatayin niya yung sabi. Naniwala siya na doon talaga sa Bethlehem. Yan namang mga saserdote at mga eskriba na araw-araw nagba-Bible sharing yan sa Old Testament. Alam nila, halos sa ulado nila yan. Alam nila na sa Bethlehem, wala silang ginawa. Panalangin natin sa Mesiyas ngayon. Alalahanin din natin yung mga maliliit na bata, yung sanggol. COVID, economic disaster, climate change, higit pang malakas na mga bagyo. Lord, what would you want me to do? Yun ang ating itatanong sa pagbungad natin sa 2022. Bagong taon, bagong tao dapat. Tanggalin mo lang yung N. Eh, yun ang sinabi, kalagi natin kinakanta na wala nang kahulugan eh. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Yun, panalangin natin sa Mesiyas, sinasamba natin siya, hari ng San Sinukob, babalik sa wakas ng panahon. Tutulungan tayo ng panalangin ng mahal na Birhen. At sana, mamaya, sa Oratio Imperata, lalo pang taimtim ang ating dasal para hindi idadami itong COVID kasi magsasampung libo daw yan, sabi ng UPTA eh, next week. Kampante na kasi yung mga tao, dami nang hindi nagmamas. Meron ako, wala lang, malayo lang kasi yung iba, mamaya sasabihin ninyo na hindi ko sinasino. Mas natatakot ako dahil matanda na ako eh. Pero yun ang ating gagawin ngayong bagong taon. Magbago ang tao, magbago ang bayan. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Panalangin natin yung mga Herodes sa ating bansa na walang ibang iniisip kundi yung kanilang kapangyarihan at kayamanan na magbago na sila. Panalangin natin yung mga Katoliko na parang mga eskriba at saserdote sa Ebanghelyo ngayon na naniniwala naman sila. Pero yung kanilang pananampalataya, walang kinalaman sa kanilang pagharap sa katotohanan. Pag nagbago yan sila, pangunahan na natin, tayo ang magbigay ng halimbawa, makakaasa tayo na yung dalawang batang yun, lahat ng mga bata, magkakaroon ng magandang buhay sa mga taon pang darating sa kabila ng mga pagsubok, mga hamon ng panahon na haharapin natin. Dahil na naniwala tayo na si Kristo ang Mesiyas, sasambahin natin siya, at kung yung huling bahagi ng Ebanghelyo eh, nag-iba sila ng daan. Sana pagkatapos nitong COVID, mag-iba na tayo ng daan. Huwag na yung dati natin na walang katarungan sa ating lipunan. Nagwawalang bahala tayo sa kainang daigdig, kainang kalikasan. Yun ang ating panalangin. Sa misang ito, sa pagdiwang natin ng liwanag ni Kristo sa dakilang kapistahan ng Epifania.